Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel at sabag natin ngayon Max Park ay pag-uusapan po natin ng ibang bagay na gusto ng isang lalaki kapag magkalayo kayo. At kung handa na po kayong lahat Max Park ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na gusto ng isang lalaki kapag magkalayo kayo is ang pananatili ng katapatan mo sa kanya. Yes, Max, pa din ang unang bagay na gustong-gusto ng isang lalaki sa isang babae kahit na magkalayo kayo. Kahit nagkalayo man kayo o talaga namang nagkakilala kayo na LDR na talaga. Kung sa social media lang kayo nagkakilala o sabihin natin magkasintahan talaga kayo sa personal at bigla kayo nagkalayo sa kung naman dahilan, nagtrabaho sa malayo, nalipat yung bahay sa malayo ay kayong spark. Ang isang mga pinakagusto ng isang lalaki ay ang pananatili ng iyong pagiging loyal at faithful sa kanya. Ang iyong katapatan ang isang pinakasukdulan talaga naman ng mga bagay na gusto ng isang lalaki sa isang babae. Kapag ikaw ay kayong spark talaga namang ipinakita mo sa isang lalaki ang iyong loyalty sa kanya, ang katapatan mo ay magdudulot ka ng kaligayahan sa isang lalaki kayong spark. Totoo yan sapagkat kung kayo ay talaga namang halos talaga namang na-stress at na papaisip ng sobra sa partner nyo kapag malayo siya sa inyo dahil baka naman may kalandian na siyang iba at talaga namang baka may iniibig na siyang iba ay mas lalo ang isang lalaki kay inspired. Patahitahimik lang yan at talaga namang hindi yan masyadong showy sa pagpapakita ng pagpapaalala sa kanya o pag-aalala niya at hindi yan masyado nagpapalata pero sa utak niyan, sa puso niyan ay nangangamba yan. Kaya mga ka-inspired, sana lahat kayo, kahit naging LDR man kayo ng partner yung lalaki, ay patuloy kayo maging tapat sa kanya. Ano man ang mangyari. Dahil hindi niya naman ginusto na magkalayo kayong dalawa, di po ba? Hindi niya naman ginusto na may in-love kayo sa lalaking nasa malayo. Hindi niyo naman sinasadya na kayo ay ma-fall in love sa isang lalaking nasa ibang bansa o sa isang lalaking nasa ibang probinsya. Ganyan ang pag-ibig. Pero ang pinakamahalaga ay ang maging tapat sa isa't isa. Dahil kahit ikaw man ay lalo ng isang lalaki, ang pinakagusto nila ay ang iyong katapatan at pananatili ng iyong katapatan hanggang sa huli sapagkat diyan ka nasusukatin kung karapat dapat kang mahalin, pahalagahan, ingatan at alalahanin palagi kayong spark. At ang pangalawang bagay mga spark na gusto ng lalaki kapag magkalayo kayo is ang patuloy mong pag-alala at pag-alambing sa kanya. Yes, Max, pa rin ang pangalawang bagay naman na talaga namang gustong-gusto ng isang lalaki kapag kayong dalawa ay magkalayo. Ang gusto niya, kahit na magkalayo kayo, patuloy mo siyang inaalala at ninalambing. Yung iba kasi dyan, hindi naman siyempre, hindi naman lahat, yung iba dyan, malambing sa personal. Oo, malambing sa personal. Maaalalahanin sa personal, pero nung nagkalayo sila, ay talaga namang ka-inspired para bang hindi na siya yun. Hindi na masyado naglalambing, hindi na masyadong umaalala, hindi na masyadong nagpaparamdam. May mga babaeng ganyan. Ang dahilan nila, hindi raw sila, iba raw sila sa personal at iba naman sila sa internet o social media. Eh, kayong spark, boyfriend mo yan eh, mister mo yan eh. Nagahanap talaga yun ang lambing mo. Hindi pwedeng dahilan mo yan, kayong spark. Kahit naman ikaw, gusto mo na nilalambing at inaalala ka. Anong pakiramdam pag di ka inaalala? Anong pakiramdam pag di ka nilalambing ng partner mo? Di po ba hinahanap-hanap nyo rin yun? Kasi sa mga bagay na gusto ng isang lalaki kapag magkalayo kayo. At kung sakali man ka-inspired, na talaga namang nagkakilala kayo sa internet at hindi pa kayo nakikita, long distance relationship kayo, eh ka-inspired kahit na, gusto pa rin yan ng lalaki kasi minhal ka niya. Kahit malayo ka, minhal ka niya, inibig ka niya. So dahil minhal ka niya, anong hinaharap ng isang lalaki nagmamahal sa isang babaeng tulad mo? Kundi ang iyong paglalambing at pag-alala sa kanya. Pagpapakita kasi yan ng pagmamahal. Totoo yan, ka-inspired. Since sa mga bagay na gusto ng lalaki kapag magkalayo kayong dalawa, ang iyong pag-alambing at pag-alala sa kanya, huwag ka sana magbabago sa kanya, ka-inspired. At ang pangatlong bagay, mga inspired, na gusto ng lalaki kapag magkalayo kayo is ang patuloy ka magpaganda para sa kanya. Yes, mga inspired, yun ang pangatlong bagay. Talaga namang dapat niyo pa rin gawin kahit na kayong dalawa ng partner mong lalaki nagkalayo. O talagang magkalayo na kayo dahil nagkakilala nga kayo sa internet lang. Eh, ka-inspired, patuloy kang magpaganda. Dahil sigurado ako, nakikita pa rin kayo naman sa video call.
Tapos yung mga pinopost mo sa social media. Eh, Kay Spad, kapag ikaw ay patuloy na nagpaganda, tinitiyak ko sa inyong lahat. Eh, malamang sa malamang ay manatili ang lalaki sa iyo. Oo, nandiyan ang pagmamahal. Nandiyan ang pag-ibig. Hanap-hanapin ka niya. Iniibig ka niya. Pero Kay Spad, siyempre naman, kailangan mo magpaganda. Iniisip kasi ng iba dyan. Eh, magkalayo naman kaming dalawa eh. Bakit ako magpapaganda? Hindi naman niya ako nakakasama, hindi ko naman siya nakakasama. Hindi kami nagkikita sa personal. Sapat bang dahilan yun kay Inspire? Eh, nakipagrelasyon ka? Tapos, ahaya mong sarili mo yung ganyan? Sabihin mo, magkalayo naman kayo? Kahit na kay Inspire, nakikita ka pa rin yan. Kaya nga yung iba dyan, di ba? Sabihin nila, nanlalamig na raw yung boyfriend nila, nanlalamig na raw yung mister nila. Eh, bakit? Eh, dahil isa yan sa mga dahilan kay Inspire, dahil nagpapabaya ka sa sarili mo. Sayang naman kay Inspire, kasi sa isang relasyon, kapag magkalayo kayo, bibihira yung nagmamahal ng totoo dyan. Eh, paano pag yung partner mo ay talaga namang mahal ka ng totoo? Eh, tapos ikaw, nagpapabaya ka ng sarili mo. Parang hindi mo naman yata deserve yung ganyan, na mahalin ka ng totoo. Mas deserve ng iba. Eh, kay Inspire, magpaganda ka sapagkat responsibilidad mo yan bilang isang may partner. Kahit na single eh, kahit single ka, dapat tayo ka magpapaganda talaga. Dahil babae ka, huwag mong sayangin ang panahon ng iyong kabataan. Ang panahon ng iyong pagpapaganda kay Inspire dahil talaga namang lumilipas ang panahon at sayang ang isang lalaki kay Inspire na makakapansin sa iyo. Mali mo yung lalaki na yun, yun na lang yung forever mo na makakapansin sa iyo kung single ka ngayon. At kung sakali nga kay Inspire na may boyfriend ka na o may mister ka na at magkalayo kayong dalawa, ay patuloy ka magpaganda. Dahil upang hanapin ka niya, talaga namang mas maging malambing siya sa iyo, mas gustuhin niya kay Inspire na talaga namang magkita na kayo muli. Magkasama na kayong mali, gumawa siya ng paraan. Kumilos siya, maging determinado siya. Sapagkat kay Inspire ng iyong kagandahan ang talaga namang mag-a-attract sa kanya. Magmamagnet sa kanya. Upang talaga namang gumawa talaga ng mga way. At para makasama ka. Yan yung mga kay Inspire yung gusto ng lalaki. Kahit naman ikaw kay Inspire, ayaw mo sa lalaki nung nagpapabaya, di ba? Eh, nung magkasama kayo, ang gwapo-gwapo niya. Pagdating nung nagkalayo na kayo, para siya naging dugyot. Anong maiisip mo? Anong mararamdaman mo? O mahal mo siya, pero ano, medyo iba na yung dating, di ba? Kaya Inspire, since mga gusto ng lalaki kapag magkalayo kayo o nagkalayo kayo, ang patuloy kang magpaganda, magpa-sexy, mag-improve para sa kanya. At ang pang-apat na bagay, mga Inspire, na gusto ng lalaki kapag magkalayo kayo is ang gumawa ka din ng paraan para magkausap at magkita kayo. Yes, mga Inspire. Eh talaga naman, hindi naman pwede yung lalaki lang ang nag-i-effort sa inyong relasyon at gumagawa ng paraan upang kayo ay magkita na. O kaya naman, kahit magkausap man lang. Alam nyo, sa isang long distance relationship kay Inspire, sa kapag magkalayo ka ng partner mo, hindi kayo nagkakasama, hindi kayo nakikita, kapag isa lang ang talaga nagsusumikap dyan para maging okay kayo, ay medyo hindi magiging balanse at talaga namang napakahirap ng pagiging long distance relationship nyo. Dapat dalawa kayo nagtutulungan dyan. Totoo yan kay Inspire. Hindi yung siya lang yung kumikilos, gumagawa ng paraan, nagsisikap upang makausap ka at upang magkasama na kayong dalawa sa personal. Tapos ikaw naghihintay lang sa kanya. Eh para ka nagsasayang ng panahon kay Inspire sapagkat mas mabilis sana na magkikita kayo sa personal at magkakasama kayong muli o magkakasama na kayo kung tutulungan mo siya. Let's say, mag-iipon ka din ng pera, magtatrabaho ka din, magpaplano ka rin, mag-iisip ka rin ng mga idea, mag-iisip ka rin ng mga plano para magkasama na kayo, maghahanap ka ng paraan, maghahanap ka ng tulong din ng iba, at talaga namang kikilos ka din, hindi naghihintay ka lang, at talaga namang umaasa ka lang sa gagawin ng partner mo. Ay ka-inspired, tao lang din naman yan. Para pag di siya makahanap ng oportunidad, di siya makaisip ng idea, at talaga namang ka-inspired, hirap na siya. Gusto mo ba na matagal pa kayong maging LDR? Lagi kong sinasabi sa inyo, walang masama sa pagiging LDR. Alam nyo kung anong mali. Yung pinapatagal nyo pa ng sobra. Bakit? Diyan nagsisimula, naghihiwalay. Sa maraming dahilan, kapag sobrang tagal na. Kaya sa mga sikreto, kung papasok kayo sa long distance relationship, ay hanggat maaari, hanggat maaga, sa lalong madaling panahon, di ba, Inspire, sa lalong madaling panahon, ay sikapin nyo na kagad na magkasama na kayo agad. Hindi patatagalin nyo pa ng matagal. Tandaan nyo yan, kapag pinatagal nyo ng pinatagal ang inyong muling pagkikita o inyong pagkasama, yung pagiging long distance relationship nyo,
sinadya nyo pang patagalin ng patagalin, eh, kayong spot, dyan magsisimula ang talaga namang maraming dahilan. Panlalamig, pananawa, kawalan ng pag-asa, maakit sa iba, manloko, mag-away, talaga namang iba't iba pa, eh, kayong spot. Pero kapag magkikita kayo agad, maagapan, di ba? Kung magkakasama na kayo agad, maagapan, di ba? Pero paano mangyayari yun kung siya lang ang nag-i-effort? Dapat dalawa kayo. Gumagawa kayo ng paraan upang magkita na kayo, upang magkasama na kayo. So yung sa mga paraan upang maging matagumpay kayo, malagpasan nyo ang pagiging LDR nyo. So yung sa mga paraan, mga bagay na gusto ng lalaki, kapag magkalayo kayo, gusto nila yan. Pag gumagawa ka ng paraan, gusto nila yan na naghahanap ka ng way. Gusto nila yan na nagpapakita ka ng kagustuhan din na makasama na siya upang ma-inspired ang lalaki, ma-motivate ang lalaki na talaga namang lahat ay gawin niya upang makasama ka dahil ikaw mismo pinapakita mo na gusto mo nang makasama siya sa mga paraan upang magkasama na kayo. Bagay na gustong gusto ng lalaki sa isang babae kapag magkalayo kayo. At ang panglimang bagay mga kaspad na gusto ng lalaki kapag magkalayo kayo is ang huwag sanang mawala ang pag-ibig mo sa kanya. Yes, mga kaspad, yan ang panlima. Alam nyo, kahit pag ganyan-ganyan ang mga lalaki yan, sa loob-loob niyan, since sa pinaka-kinakatakutan at pinaka-ayaw talaga nilang mangyari, nangangamba sila na baka lang naman mawala ang pag-ibig mo. Hindi kasi natin minsan masasabi ang damdamin ng isang tao eh. Minsan, sabihin natin mahal natin siya, mahal mo siya, pero sa katagalan, magugulat ka, parang nalalamig ka na, parang ayaw mo na. Kaya nga lagi ko sinabi ko sa inyo ngayon, hanggat maaari, ang sikreto sa LDR, magkita na kayo agad. Magsama na kayo agad. Huwag yun ang patagalin na, matagal kayong hindi nagkakasama. Matagal kayong magkalayo. Matagal kayong LDR. Matagal kayong long distance. Matatagalin nyo pa. Talagang maling decision yan. Kaya inspired. Dahil sa ano? Dahil sa trabaho? Dahil sa malaking kinikita? Maaari namang gawa ng paraan yan dito, ka-inspired. Maraming paraan para kumita ng pera. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na may makakasama ka habang buhay. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na may makakatuwang ka habang buhay. Huwag mo sayangin ang panahon na may nagmamahal sa iyo sana. Handa ka sanang mahalin at makasama. Huwag mo siyang sisihin. Sabihin mo, hindi ako mahal nun kasi hindi ako nagawang hintayin. Sabi ko nga sa inyo, paiba-iba yan eh. Hindi lahat ng tao pareho, pero may mga tao na handa kang hintayin. Pero kawawa naman sila. Hindi ka ba naawa, hintayin na sila ng hintay sa'yo? Yung partner mo, mahal na mahal ka, hinihintay ka lang. Hindi ka ba nasasabik sa kanya? Ayaw mo ba siyang makasama? Gusto, di ba? O, kaya hanggat maaaring sikreto, magkita na kayo agad. Gumawa ka ng paraan, dalawa kayo, mag-isip, kumilos. At ito nga, inspired. Dahil dyan, may mga laki naghihintay sa'yo, ay talaga naman ka-inspired. Sana, iniisip nila, huwag mawala ang pag-ibig mo. Kasi, yan ang, minsan, di ba, yan ang dinadrama. Nagdadrama na nga yung lalaki minsan, di ba? Mahal mo pa ba ako? Baka may iba ka na. Baka may iba ka ng gusto. Baka hindi na ako yung laman ng puso mo. Naisip mo pa ba ako? Naalala mo pa ako? Minsan, di ka na nagme-message ha. Bakit kaya? Mga ganyan-ganyan. Di ba, minsan nagdadrama rin lalaki? Kasi may puso din yan. Lalaki marunong din na magmahal yan. Yung iba nga, todo pa magmahal eh. Totoo yan kay Spark. Kung todo kayo magmahal, mas todo magmahal ang lalaki. Kung magmamahal yan ang totoo, ay sinisigurado ko sa inyo. Parang ano lang yan eh, unang nagmamature ng babae, pero kahit unang nagmamature ng babae, pag ang lalaki naman ay nagmature, ay masasapawan kayong lahat. Bakit? Sapagkat talaga man todo magsikap ang lalaki pag yan ay nagmature. Parang sa pag-ibig. Oo, sasabihin ng iba, ang babae talaga nagmamahal ng sobra, ganyan-ganyan. Pero pag ang lalaki nagmahal ng sobra, at nagmahal ng tunay, mas grabe pa yan. Sa mas grabe, pag nagmahal ng lalaki. Kaya inaasahan talaga ng lalaki, lalo na kapag mahal ka talaga niya, at magkalayo kayo o nagkalayo kayo, ay kayong spark. Sana manatili ang pag-ibig mo. Kasi, syempre naman, minahal ka na niya. Minahal mo na din siya. Gusto mo bang masayang dahil lang nagkalayo kayo? Yun yung naman ginusto yan eh. Sana maging matatag kayo. Sana maging tapat ka, maging loyal ka, patuloy kang magmahal sa kanya dahil ang lalaki ay patuloy na nagmamahal sa iyo. Umaasa, pag nakatagpo ka ng isang lalaki kay Spark na handa kang hintayin, handa kang mahalin, patuloy at consistent na nagpaparamdam sa iyo, lalaking pinapatunayan niya ang kanyang sarili araw-araw sa iyo, ay pahalagahan, ingatan mo siya kay Spark, mahalin mo siya, huwag mawala ang pag-ibig mo sapagkat bihira ang ganyang lalaki sa mundo at baka hindi ka na makahanap muli ng tulad niya sa susunod.
isa yun sa mga bagay na gusto ng isang lalaki kapag magkalayo kayo ka-inspired. Ang talaga namang sana'y manatili ang pag-ibig at pagmamahal mo sa kanya ka-inspired. So mga kaspar, yun lang po. No? Maraming salamat mga kaspar sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga kaspar at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga kaspar at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!